Hello, what's up, guys? Welcome back to Good Work Production. I'm here, your boy Plan Motif, giving you guys another video reaction video. And this time, we're gonna talk about EHP. Yun na, matagal na silang nawala, no? At nagbabalik sila ngayon. At napakaganda at napakahusay na meron silang bagong labas. Ganun pa man, mag-subscribe muna tayo. I-like muna natin yung video. Yan, maraming salamat guys sa mga nandito pa rin at naniniwala at mga sumusuporta. Maraming salamat sa inyo guys. Kung may chance kayo at may time kayo, i-like ninyo yung video, i-share ninyo at mag-subscribe na kayo sa akin. Kung hindi naman, walang problema doon. Ganun talaga ang buhay. Pero kung sakali man, meron kayong 10 seconds para gawin yun, mga bagay na yun. At maraming salamat sa EHP kasi matagal silang nawala at ngayon nagbalik sila. You know, at sana magtuloy-tuloy, marami silang mga proyektong gawin, magkaroon silang inspirasyon, imahinasyon, at magkaroon sila ng ano ng enerhiya para gumawa ng maraming kanta. Kasi sa panahon ngayon, maganda na naririnig natin sila. Tapos you know, it brings back memory at saka ano. Ganun pa man ay nabibless yung tenga natin kasi may mga tao na dati mga artist at ngayon nagbabalikan. Yun. Malaking bagay yun para sa atin at sa kultura. Ganun pa man, gawin na natin to guys. Sana makarami tayo at dilitan ko lang yung video. Pero bago ang lahat, bigay ko lang yung pedigree ko. I'm a music producer here in California. I'm an audio engineer. At the same time, I'm a master hypnotherapist. I'm an NLP master practitioner. Gawin na natin to guys para makarami tayo. Dilitan ko lang yung video. Tapusin ninyo. Let's get it. Shoutout nga pala. Medyo sensitibo yung title, no? Sinong peke. Kaya medyo baka mapalaban tayo. Marami tayong masabi. Huwag kayong masaktan, guys. Ha? Kasi hindi to imagination. Ano to eh. Minsan kasi may mga words talaga na maraming nilalaman. Kaya ganun. Ganun pa man, shoutout muna natin yung mga artist. Si Ethno Hop ng Ethno Hop Posse. Yan, si Makafili Burubudok. Oman B. So ang meaning ng ano ng EHP ay Ethno Hop Posse. Yan. Produced by Terra Doris of 2Y Beats Production. Yun, shoutout nga pala sa ano sa Markadong Bungo sa Kid Supremo, kay Kid Supremo. Yan. Special thanks to Jotty Crosito Uno and Sam Boys in the Hood. Gawin natin to guys, let's go EHP. Kung i-post ko man, i-stop ko guys, ha, pagpasensyahan niyo na guys ha, kasi syempre baka may mahimay time matutunan tayo rin. Experience guys eh. Woo! Fresh. Shoutout kay Oman B. Na-meet ko to si Oman B ng personally. Very kulit niyan, very jolly. Tsaka, ano, very, ano siya, energetic. You know? Very funny dude. Very funny guy to si, ano, si Sir Oman B. Nakakatawa. You know? Ang galing makisama. Tsaka nakakatawa siya, nakakatawa. Na-meet ko siya sa birthday ni Ma'am Joanne. Nagkakasama kami doon. You know? Shoutout din pala kay, ano, kay, Don Ruben. Umpisa natin guys kasi marami tayong ano matututunan dito guys. Pagpasensyahan nyo na yung mga masasabi ko. Well, sa mga bago, simula nang nanonood sa akin since day one, alam nyo kung paano ako magsalita. Kaya kung sa mga bago, first time nyo lang ako maririnig, pasensya. Ang ugali na tao, hindi mo maintindihan. Binigay mo lang isang kamay, gusto ko sa mabuong katawan. Kasi guys, may mga tao na kahit binigay mo na lahat, pinagbigyan mo na, parang kailangan pa rin, may gusto pa rin sila sa iyo eh. Parang gusto ibigay pa lahat, you know? 'Di ba? Ito lang yung hiningi mo, ito lang yung kaya kong ibigay, huwag ka na mag-ask. You know, kung kaya mo naman magbigay talaga ng sobra, bakit hindi mo gawin? Bakit ka nagpipigil? Pero at the end of the day, minsan kung ano lang yung kaya, ibigay mo. Yun lang, 'di ba? Kasi minsan problema sa atin, guys, ano eh,
kung ano lang yung hinihingi natin, may hinihingi tayong bagay. Kumare, gawin, sabi natin sa utang, nang hiram ka lang ng 100 pesos, gusto mo 500 pa kukuha mo. Tama tayo. Diba? May mga ganun, guys. Oh. Diba? Humingi ka na ng sorry, pero gusto, luluhod ka pa. Oh, diba? May mga ganun mga tao, guys, eh. Na parang di sila makontento, gusto na nagdudusa ka pa. Diba? Minsan may mga tao talaga na ganun, guys. Tuloy natin. Hanggat meron ka, material na bagay, diba? Hanggat meron ka, sisip-sip sila, pero pagka may problema ka na, hindi mo na sila, ano, matakbuhan. Hindi mo na sila malapitan, nawawala silang bigla, lahat ng tinulong mo, burado na. Diba? Lahat ng binigay mo, wala na. Nagtakbuhan na sila. Wala, hindi mo na sila mahanap. Naging ano sila, multo! Tuloy natin. Nagilala mo at tumapit sa'yo, nung wala pang pangalan pa na yung ko ang gago. Yun! Nung mga wala pa sila mga pangalan, panayo ko ang gago. Diba? O, akala mo kung sinong paturo, pakuya-kuya. O, diba? O, bato-bato balani yan, bato-bato sa langit yan. Pakuya-kuya, pa-ser-ser, you know, pa-idol-idol. Pero, di mo lang mabigyan ng atensyon, di mo lang mapagbigyan, ano nangyari? Diba? Hindi mo na pautang, di mo na pagbigyan, nag-request, di mo na pagbigyan. Iyon, galit-galit. Kung ano-ano nasasabihin sa'yo, halo kay buhay, halo kay putik, tas itatapon sa'yo, sasabihin sa kung kani-kanino, bakit para sirain ka. Ingat kayo doon, sinasabi nga nila kung sino yung kaibigan mo, ganun ka din. Tuloy natin. Mapanakit to si Makapili. Sorry, wala malang thank you at nagmamalaki pa. Walang sorry, wala pang thank you tas nagmamalaki ka pa. Yun ang problema sa'yo. Ikaw ba may natulong ka ba sa taong hinihingian mo ng tulong? Kung yung hinihingian mo ng tulong, hindi ka doon nakatulong sa kanya, wala kang karapatan magsalita. Tuloy natin. Practicein mo muna, dalawang bagay ang pinakamahirap sabihin sa buong mundo. Yung mag-thank you ka at mag-sorry ka. Diba? Kasi minsan nagawa mo na eh. Paano ka pa magsasorry kung nagawa mo na? O, diba? O. Minsan, hindi mo inaasahan yung tao na kinaiinisan mo, yung tao na ayaw mo, sila pa yung bibigay sa'yo ng tulong. Hindi ka makapag-thank you. Kasi yung ego mo na, pakataas eh. Diba? Tarantado ka. Tuloy na. Diba? Pag nakuha na yung gusto sa'yo, nakuha na yung attention mo, minsan, syempre, naging busy ka, di mo napagbigyan, o kaya, after na pinautang mo, inutangan ka na, tapos nawala nang bigla, o kaya naman, pag nakuha na yung gusto sa'yo, bigla na lang magdi-disappear. May mga ganun mga tao talaga, guys. Facts yun. Tuloy na kakawala na ng gana, tabong sa kanila, kaya let's go na. Ito ay real talk, kung relate ka, mga tao kapalos na mamagana. Hirap na ngayon, guys. Kung si kaya guys, alam mo hindi ko alam kung alam ninyo, pero yung mga totoo, yung mga legit, sinasabi ko palagi ito, yung mga legit nag-uusap-usap 'yan eh. Pinagmamasdan nila yung mga taong nakikisalamuha sa kanila, nag-hi sa kanila, kumakausap sa kanila. Chine-check nila kayo. Lagay nyo sa utak ninyo. Chine-check kayo nun. Tinitignan yung Facebook ninyo, yung account ninyo, paano kayo magsalita, paano kayo makitungo sa tao. Tinitignan nila yun. Tinitignan nila kung anong klaseng tao kayo, sinusuri kayo. Kaya sinasabi nila palagi, naaamoy nila kayo. Kasi kung yung pagkataon ninyo hindi sumasalamin sa kung paano kayo kumausap sa kanila, lagay nyo sa kote ninyo ha. Kung paano nyo sila kausapin, ang galang-galang ninyo, akala nyo kung sino kayong mabuti, akala nyo kung sino kayong makatungo, pero yung mga account ninyo, ang babastos ninyo, puro pang-hate, puro kagaguhan, wala, tablado kayo sa kanila. Di ko ipapansinin nung kahit anong like, anong comment nyo, pinakikisamahan na lang kayo, mga dugyot. Yun yung katotohanan na hindi masabi sa inyo. Kaya akala nyo, a-close ninyo, pero hindi. Pinakikisamahan na lang kayo, pero basta kasi kayo nun dahil sa account ninyo eh. Sumasalamin yung pagkatao ninyo sa account ninyo, mga tarantado kayo. Facts yun, tuloy. Ang daming kalokohan ng mga tao ngayon, hindi mo walang
Shout out sa Sam Boys yun, no? Let's go. Shout out kay Chronic. Woo! Naalala ko nga eh, ewan ko, ano ba to? Kaya makikita ninyo kahit anong pambabastos sa ibang mga artist na nanahimik sila. Nananahimik sila kasi meron lagi yan, merong sinasabi sa taas. Huwag niyong papansinin, yung mga toxic na yan, huwag niyong papansinin, huwag kayo magpo-post. Yan, merong silang ganyang batas eh. Guys eh. Kaya akala ninyo na yung iba sa inyo puro ganito, ganito, ganito. Wala kayong alam. Pero hindi niyo alam, yung mga artist na yan, nag-uusap-usap din yan. Nag-uusap-usap yan, sinasabi yung mga yan, huwag mong kakausapin yan, no? Iwasan mo yan, layuan mo yan, lubayan mo yan, huwag kang makipag-usap dyan. Mafe-feel ninyo yun. Bigla na lang kayong iniiwasan. Yun, bakit kasi, naamoy na kayo, mga toxic kayo. Tuloy natin. Naamoy na natin yan, dati pa, huwag nang ipagkailan, walang magkakahinihigitan niyo, papakakumaba. Woo! Shoutout sa Crusada, kainuman nila. Facts! Facts! Mga tumitingin ng masama. Malikan nga natin yan. Ang daming mga wisdom doon na hindi natin nakuha ng maayos dahil na distract tayo sa Sam Boys eh, no? Si Pilak nandito rin yata. Tuloy natin. Oh, pumasok. Tinataboy mga nakahain dito, hindi para sa'yo, umalis ka sa lamesa ko. Sabi niya, umalis ka daw sa lamesa niya. Ano daw? Sa sirkulo nila, umalis ka daw doon. Kasi yung mga pagpupunyagi nila, lahat ng mga narating nila, hindi ka doon kasama. Huwag ka sumabit-sabit. Huwag ka makiuno, dunggalo, dunggalo. Puro kayo dunggalo! Solid supporters ka mo! Mga putang ina ninyo, pero yung mga artist sa dunggalo, hindi nyo ginagalang. Diba? Facts yan, mga putang ina ninyo. Tang ina ninyo, dami nagsusumbong sa akin. Puking ina ninyo. Ano? Diba? Mga solid dunggalo doon kayo, mga putang ina ninyo. Pero yung bawat artist ng dunggalo, lahat ng lihiti mo doon, binabastos nyo, mga gago. Mga fuck you kayo, mga peke kayo, mga putang ina ninyo. Tuloy natin. Naaamoy na... Facts! Mga putang ina nyo kasi! Mga tarantado kayo! Diba? Oh! Naaamoy nga kayo eh! Mga gago kayo eh! Putang ina ninyo eh! Ang bobobo ninyo! Nakikita kayo! Diba? Mga tarantado kayo! Pasolid-solid dong galo! Mga tarantado! Mga plastic kayo! Mababaho kayo! Mga toxic kayo! Mga tarantado kayo! Yun yung katotohanan doon. Huwag kayong magpanggap, mga gago. Basa kayo ng mga legit. Mga tarantado kayo. Anong akala ninyo? Wala nakatingin sa inyo? Mga gago kayo? Papaano nyo pagpiesta nyo ibang tao? Tinitignan lang kayo, mga tarantado kayo. Gago! Mga bobo, gamitin yung utak ninyo. Tangina ninyo. Tuloy! Hindi nyo mahihigitan yung pagpapakumbaba, mga palihim ninyong kalokohan. Tinitingnan nga kayo eh. Tarantado kayo, yung bobo ninyo eh. Akala nyo cool kayo, hindi kayo cool. Mga bobo. Tingnan ninyo sa isip. Dinadaya niyo yung mga tao, 'di ba? Yung kalokohan ninyo, palihim yung ginagawa. Panay ang bungkal ninyo ng kalat ng ibang tao, 'di ba? Yung bibig ninyo mababaho. Kung anong-anong lumalabas, kung anong-anong mga sinasabi niyo sa ibang tao, wala kayong self-control, mga putang ina ninyo. 'Yun ang katotohanan. Ayan o, sa akin ba galing yan? Kay Burubudok galing yan. Trinanslate ko lang sa inyo, mga tarantado kayo. Kasi mga bobo kayo eh. Pangunawa ninyo, maliit.
mga bobo, bababa ang IQ ninyo, mga putang ina ninyo, di kayo makaintindi, akala nyo simpleng kanta lang yan, hindi, para sa inyo yan, tuloy natin yan. Mga peke magsalita, mga idol, kuya, best, mga ganon-ganon, di ba? Oh, idol, kuya, sir, pero ang katotohanan yan, hindi, di ba? Piling kaibigan kayo. Pero, di ba, darating yung panahon, di lang kayo nakausap, di lang kayo napagbigyan, bigla kayo magdi-disappear, may marinig lang kayong konti, o ano na, di ba? Akala nyo kung sino kayong merong ace sa sleeve ninyo, na akala nyo merong kayong alas na pangsira sa isang tao na yon, mga tarantado kayo. Huling-huli na kayo. Tuloy natin. Nagaling mga bibig ng magagaling, naaamoy ko na ang mga papel. Mga uhaw kayo sa kasikatan, kahit saan naman gusto nyong sumikat eh. Hindi, tinalo nyo pa yung mga artist na nagkukumahog sumikat. Diba, gumagawa ng paraan, gumagastos, pawis at dugo. Anong gusto ninyo? Wala. Wala kaming gawin, mga tarantado kayo. Mga putang ina ninyo pala eh. Nakakalimot yata kayo kung sino ko, mga putang ina ninyo. Tang ina ninyo, nasa Good Vlog Pro kayo, gago. Tang ina ninyo. Ganito na ako since day one, mga tarantado kayo. Tuloy natin. Facts! Tuloy natin. Dami niyong kalokohan, dami niyong pinagagawa. Mga nagpipiling kayo. Nagpipiling kayo, nakikiklose kayo. Pero kayo yung mga sabit lang. Kayo nakikiklose lang. Yung mga lehiti mo, alam nila kung sino-sino kayo. Diba? Oh, diba? Yun. Pero wala kayong alam. Diba? Oh, diba? Ganun lang yun eh. Kung sino yung mas maingay, sila yung mas tanga. Kung sino yung mas maingay, sila yung mas walang alam. Ang dami niyong kasing binubulgar sa sarili ninyo. Kitang-kita kayo. Tuloy natin to. Oro, ginto, merong peking ginto, 'di ba? Ano mga plated? Kumikinang pero di busilak. Mahilig kayong magpasikat, magsabi sa kung ano-anong social media na akala nyo kung sino kayong tanyag, di ba? Oh, kung sino kayong maraming nalalaman. Akala nyo kung sino kayong boss. Akala nyo kung sino kayong bida-bida. Pero in realidad, hindi kayo maaasahan. Hindi kayo pwedeng pagkatiwalaan kasi mismo yung pagkatao ng iba, yung mismong trabaho ng iba, yung mismong problema ng iba, ine-expose ninyo para sa sarili ninyong kapakanan, 'di ba? Oh, 'di ba? Para saan? Para mukha kayong cool, para mukha kayong malinis. Hindi rin naman kayo malinis, mga putang ina ninyo, 'di ba? Oh. Tuloy natin. Mga putang ina ninyo, huwag nyo nga akong gagaguhin dito, mga tarantado kayo. Oh. Dito tayo, EHP to. Oh. Hindi galing sa akin yan. Galing sa EHP yan. Diba? Oh, tuloy natin. Kamatayan ay kamatayan. Lahat ng tao yan ang huling hantungan. Kamatayan. Lahat tayo mamamatay. Pero, lahat tayo mamamatay pero puro agaguhan ginagawa ninyo. Oh. Saan patungo? Diba? Mamatay kayo, ito lagay ninyo, mamatay kayo na marami kayong pangarap. Mamatay kayo na marami kayong napuntahan. Mamatay kayo na marami kayong memorya. Hindi yung mamamatay kayo, puro lang kayo panaginip. Puro lang kayo hinanakit. Puro lang kayo sama ng loob. Mamatay kayo na marami kayong magagandang alaala. Marami kayong napuntahan, marami kayong narating. Yun ang gawin ninyo. Diba? Magkumahog kayo doon. Diba? Sa misyon ninyo sa buhay, mga wala kasi kayong misyon. Tuloy natin. Sino sila? Ikaw o ako? Yun, diba? Kilatisin ninyo kung sino yung dapat ninyong pagkatiwalaan. Sabi niya dito, ikaw ba o ako? Kasi ako, kahit pa paano, kilala ko yung sarili ko, pero ikaw, alam ko, hindi kita mapagkakatiwalaan. Oh, paano yun? Diba?
Kasi ikaw sa sarili mo, nakita mo na eh, binigyan ka na ng sinyalis eh. Toxic yung taong yan, lumalapit ka pa rin. Diba? Oh, tuloy natin. Facts! Ang daming maano niyo ngayon. Ang hirap nang humanap ng tunay na kaibigan ngayon. Dahil kahit yung kaibigan mo, tatablahin ka pag nahihirapan na sila. Diba? Kaya ang hirap humanap ng tunay na kaibigan. Diba? Oh, may problema, hindi ka malapitan, takot din. Bakit? Kasi anong problema? Oh, bakit? Anong meron? Biglang nagdi-disappear, mga putang inang yan. Oh, hanapin mo yung kaibigan mo. Kaya sinasabi ko sa inyo, piliin ninyo. Diba? Piliin ninyo mga kaibigan ninyo. Sabi nga, diba, meron nga kasabihan, sabihin mo sa akin at ipakita mo sa akin kung sino mga kaibigan mo at papakita ko sa iyo at sasabihin ko sa iyo kung ano yung mararating mo sa buhay mo. Tuloy natin. Sino bang peke? Sino bang totoo? Diba? Binigyan ka ng sign, lagay mo sa kakote mo, gamitin mo yung instinct mo, gut feeling, puta peke yan. Layuan mo na kagad, ekis yan. Tuloy tayo. HP, brother. Sinubukan ko ulitin yung video pero mababa. Shoutout sa AHP. Good job. Bibigyan ko ng 10 yun. Masyadong malaman yun, guys. Ha? Bihira lang kasi tayo makakuha ng mga kanta na merong talagang laman. Na meron tayong matututunan na pwede kong ipamahagi sa'yo at tumalino ka. Diba? At mamulat yung mga mata mo at bumukas yung isip mo sa mga nangyayari sa lipunan. Dahil napapanahon yan, maraming ganyan ngayon. Tuloy natin. Shoutout, Ethno Hop Posse yun. Ganun lang pala, bibigyan ko to ng 10 kasi napaganda ng mga mensahe, malaman, marami tayong natutunan at higit sa lahat, napapanahon siya. Yun, nagalingan ninyo guys sa lahat ng bagay na gusto nyo gawin sa buhay ninyo, sa pamilya ninyo, mga kaibigan ninyo, mga tao na kapaligid sa inyo. At higit sa lahat, magdasal kayo palagi. Wala kasi kayong takot sa Diyos, kaya kung ano nang ginagawa ninyo. Plan motive nga pala ng Good Work Pro. Ingat.